So guys, maraming nirelease ngayon or bagong release ang e-bike e-car superstore dito sa Malolo City. Papakita ko sa inyo yung kanilang mga nirelease na bago na pwedeng pampamilya, pwedeng pang grupo or panghatid sa mga bata or even pang cargo. So ito yung first nila, no? Kita nyo guys, ito yung tawag nila dito, yung sakay na. Sakay na. Ang gandang tignan guys kasi ito ay 7-seater na e-bike ito, 3 wheels na e-bike, tapos back-to-back yung upuan niya, tapos may dalawa itong compartment, dual compartment. Kita nyo guys, oh. Ang laki oh. Pwede nyo rito, pwedeng tatlo sumakay dito, pwede rin dito dalawa. But this is a 7-seater electric vehicle. So ang tawag nila dito is sakay na. Okay, ang motor niya is 1,500 watts, pati ang controller niya is 1,500 watts, tapos ang battery niya is 60 volts, 45 amperes. Alam nyo guys, ang kaya nitong takbuhin, yung range niya is 45 to 50 kilometers ang kaya nitong takbuhin sa isang fully charged na battery. May bubong din siya at ang bubong niya is metal na. Ang load capacity niya is 300 kilograms. Ang speed naman nito is nasa 28 to 38 kilometers. So kayang-kaya to ng isang buong pamilya. I mean, ano na rin to, heavy duty na. Pati yung kanyang mga gulong malalaki na. So ang clearance dito sa lupa is mataas na rin. So kahit sa mga bahabahang hindi naman kataasan, kayang-kaya na nitong sumuong. So next natin, kung gusto niyo yung mas maliit dyan, ito ang kanilang Navigator Mini. So ito naman ang Navigator Mini, mas maliit ito kaysa sa sakay na. Dito siguro kakasya mga 5 tao. Yan oh, kita nyo guys. Ang cute niyang tignan pero pwede rin itong pambuhat kung galing kayo sa grocery or sa palengke. Meron siyang compartment dito na malaki. Tapos meron din siyang maliit na pinto dito. Dalawahan, pwede sumakay sa harap. Meron siyang handbrake. At meron din siyang cambio kung gusto niya na. Kung hirap yung makina, pwede niyo itong galawin para mas lumakas yung makina kung marami kayong karga. So this is the Navigator Mini. Meron siyang 1,000 watts. Ang controller din niya is 1,000 watts. Meron din siyang bull bar dito or the protection bar. Ang range niya is 46 kilometers sa isang fully charged na battery. Ang load capacity nito is 300 kilograms. Pwedeng pwede dyan guys, mga bata ang sakay, pwedeng pang matanda. Mas maliit nga lang yung clearance niya sa ulo. Mas mababa. So ang speed nito is nasa 35 kilometers per hour. So ito yung Navigator Mini at ito naman yung sakay na. Mas malaki-laki to. So yan yung dalawang bago ng e-bike and e-car superstore. So kung interesado kayo, pwede kayong dumalaw or pumunta dito sa e-bike e-car superstore dito sa Paseo del Congreso para makapamili kayo ng iba't ibang klase ng mga e-bike. Meron silang 2 wheels, 3 wheels, and even 4 wheels. Ayan guys. Oh. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng mga e-bike dahil takot kayo mabasa, hindi nyo maisasara, papakita ko sa inyo yung kanila ang mini electric car. So dito sa mini electric car na to, hindi na kayo mababasa, hindi na mawawala ang gamit nyo dahil
pwede nyong isara ilang ang mga pinto nito. So this is the mini electric car, four wheels siya. 1200 watts ang kanyang motor, tapos ang speed niya is 40 to 50 kilometers per hour. Ang range niya is 70 kilometers sa isang fully charged na battery. Hindi ko lang guys mailalabas kasi masyadong masikip. So ito yung mini car niya. So kung interested kayo dito, iwan ko yung number ng e-bike e-car superstore dito sa screen. Tawag lang kayo at may sasagot sa inyong dalawang magagandang babae. So that's it guys. Sana nagustuhan nyo at makakuha kayo dito. Punta lang kayo dito guys. Ang maganda rito, pati yung kanilang mga technician laging available pag dito kayo bumili. So guys, nandito tayo ngayon sa e-bike and e-car superstore at meron tayong na-encounter na problema ng e-bike dito. No? Itong e-bike na papakita ko sa inyo, magto 2 years na to at kakausapin natin si Sir Technician kung bakit at kung ano naging cost nung sira nitong e-bike na to. 3 wheels to guys. So papakita ko muna sa inyo yung klase ng e-bike niya. 3 wheels ito na e-bike na at pinapagawa ito ngayon. Pakita natin, tanong natin kay kuya kung ano yung naging problema nito. So kuya, magandang hapon. At ano yung naging sira at anong naging dahilan ng sira nitong e-bike na ito? Ang naging sira po na siya yung motor oil seal. Motor oil seal? Opo. Ilipon tatlo. Ah, yan, tatlo na yan. Opo. Bakit kuya nasira yan? Sa ano po, pag ano po sa change oil, kumbaga po, nali ano siya, sumobra po siya sa 3 months yung pag change oil niya. Bumot na gano'n po siya ng motor. So, ibig sabihin, dapat every 3 months talaga nag-change oil ang e-bike. Ang e-bike. So siya, itong ano na to, sa case nito, hindi siya nakakapag-change oil. So yan ang una-una masisira doon, yung oil seal. Okay. So tapos, paano niya nalaman na nasira na? Maglilik na po yung mga langis po niya. Hahanap na po na lalabasan yung langis niya. Kamukha po na ito, dito po siya lumabas sa pinakahab po niya. Ah, dyan siya lumabas? Opo, kabilaan po siya. Na dapat, hindi naman talaga dapat dyan opo, lumalabas yung langis, ano? Kasi po dapat nakaksin lang po siya dito sa mismong makina. So dapat talaga, every 3 months, nag-change oil ka. Lalo na pag sobrang gamit. Opo. Kasi po pagkagamit na gamit po siya, yung pinakalangis po niya, nababawasan din po. Ah, nababawasan din paggamit. So guys, paggamit na gamit nga naman ng e-bike, syempre yung langis niyan, kahit papano nababawasan. Eh, since yung may-ari nito, hindi ganun ka-aware na dapat pinapalit lang kaagad yung langis niya. Kaya ayan na nangyari, lumabas kung saan-saan yung langis. Ano yung kuya sabi mo kanina, parang laging gusto mabilis? Oh, yung iba po kasi yung hirit lagi yung makina. Baga po laging todo throttle. Naka-numberty, tapos laging todo throttle. Gustong-gusto yung laging mabilis. Okay. So ano rin yun, ano? Hindi rin maganda yun. So ayun, birit ng birit din yung may-ari nito. Siguro karirista yung may-ari nito kaya binibirit niya, binibirit. So, dami niyang tinanggal guys dito. Ang daming, pati sa kabila. Ayan guys. Diyan lumabas yung langis. So, ang dami niya ngayon palitin. So, dapat talaga guys, lagi kayong nagpapalit ng langis ng inyong mga e-bike. Lalo na kung masyado kayo sa gamit. Magto 2 years pa lang to, boss, ano? Ayun, no? Sayang, no? E di, boss, malaki-laking gastos to. Ako, medyo ba gastos to. At ang dami niyang kinalas. So, ganun guys, ano ko lang, lagi niyong alagaan sa langis yung inyong mga e-bike, lalo-lalo na kung ito ay lagi niyong ginagamit. So, yun lang naman ang magiging pag-aalaga niyo saan eh. Yun ang sikreto para tumagal ang inyong mga e-bike, yung pagpapalit ninyo ng mga nang langis nito regularly. That's all guys.